Hello po. Marami po nagtatanong sa akin kung ano ang tithe. So babalik po natin sila sa Malachi chapter 3 verse 10. Give your tithes, give your tithes, give your tithes. Yun yung unang salita doon. Now, tithes is 10%. Now, let's say I have received 10,000 pesos. May 10,000 ako dito. So sabi ng Panginoon, give your tithes. Bakit may tithes? When we have accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, we went into a business, into an agreement. Sabi ng Panginoon, I'm going to bless you, pag-aaraling kita, magkakaroon ka ng magandang pamilya, magkakaroon ka ng magandang trabaho, lahat ibibigay ko sa iyo, pagpapalain kita. Pero lahat ng pagpapala ko sa iyo, lahat ng matatanggap mo, ibigay mo naman sa akin yung 10%. So that is the tithes. So that's the agreement. Kung titingnan po natin, wala pong business na ganyan. Palugi po ang business ang Panginoon. Sa atin ang 90%, sa kanya ang 10%. So now, I have received 10,000. I have received 10,000. Just God has promised me na pagpapalain niya ako. Now, from this 10,000, ibibigay ko yung tithes. What is the tithes of 10,000? It is 1,000 pesos. Now, tingnan niyo ako ha. Sundan niyo ako. 10,000. Balalagay ko yung tithes sa Panginoon. So, 9,000 na lang yun sa atin. Nabawasan. Yan. Tingnan niyo yung mga mata niyo. Yung mga mata niyo mismo, yung mga mata niyo, saan nakatingin? Dito pa rin nakatingin. Isa Panginoon na nga yan. Ito ang tingnan niyo. Ito, 9,000 plus your faith, God is going to meet your needs. So that's it. Now, ano ang Malachi chapter 3 verse 10? Give your tithes. Ang tanong ngayon, saan namin ibibigay? Give your tithes into the storehouse. Pastor, ano yung storehouse? Ngayon ko lang narinig yan. Ang lalim naman salitang yan. Storehouse. Storehouse, ito yung kung saan ka pinagpapala. Komisari mo. Ito yung komisari. Saan ka pinagpapala? Calvary Foursquare Church leaders and members. Saan po kayo pinagpapala? Sa Calvary Foursquare Church, spiritually, dito tayo nabibless spiritually. Dito tayo pinagpapala spiritually. Dito tayo nag-guide spiritually. Yung pag may problema tayo, ito yung mga leaders natin, ito yung mga pastor natin, ginag-guide tayo. So dito tayo nabibless. So dito natin ibibigay yung 10%. Sobra naman, ba't dyan pa sa Calvary? Ganto lang yan. Huwag na kayo umangal kung bakit pa sa Calvary, yung mga members, saka mga friends ng Calvary Foursquare Church. Parang ganto lang yan. Sa tabi po ng Calvary, may McDonald's. Kunwari, kakain ka sa McDonald's, kahagat ka sa McDonald's, ano? Sarap ng Big Mac. Pagkain mo sa McDonald's ng Big Mac, pagkain mo ng McDonald's sa Big Mac, anong gagawin mo? Magbabayad ka, di ba? Saan ka magbabayad? Kumuha ka ng pagkain sa McDonald's, tapos lalabas ka, magbabayad ka sa Jollibee? Okay, imposible yun. You're not going to pay sa Jollibee, pero kumuha ka ng pagkain sa McDonald's. Dito ka kumain sa McDonald's, dito ka rin magbabayad. It's just the same thing sa Christian life natin. Dito tayo pinagpala, sa Calvary Foursquare Church, dito tayo nabibless, dito tayo nakakakuha ng mga pagpapalang spiritual. Tapos sa iba natin ibibigay. Di ba ganun dapat, Pastor? Pagka kung saan ka na-save, kung saan yung home church mo, doon ka pa rin magbibigay ng tithes. That's wrong. Wala naman sinabing kung saan ang home church mo, kung saan ka na-save, doon ka magbibigay ng tithes. Ang sabi ng Panginoon sa storehouse mo. Now, you've been here for 5 years in Calvary Foursquare Church. You've been here for 10 years in Calvary Foursquare Church. Wala ka na doon sa home church mo kung saan ka na naligtas noon. Wala ka na doon. Tapos doon ka pa rin magbibigay, pero nabibless ka sa praise and worship sa Calvary. Nabibless ka sa mga team up sa Calvary. Nabless ka ng mga friends sa Calvary. Pag may problema ka, pinagpe-pray ka sa Calvary, pero magbabayad ka doon. Sa home church mo, doon ka magbibigay. Kaya ang sabi ng Panginoon, storehouse, saan ka ngayon nabibless? And I believe many of you are being blessed in Calvary Foursquare Church. Many of you ay nabibless sa mga team ups ng Calvary Foursquare Church. Maraming nabibless sa mga leaders ng Calvary Foursquare Church, sa mga preaching ng Calvary Foursquare Church. And that means your storehouse is named Calvary Foursquare Church. I'm blessing you. I'm really blessing you as
The pastor of Calvary Foursquare Church, I'm blessing those who will give their tithes and offering sa tamang storehouse ninyo, which is Calvary Foursquare Church. Father God, thank you for the blessings that we've been receiving from you. I thank you for the people who have been giving sa Calvary Foursquare Church, especially during this lockdown. Maraming nagbibigay, Panginoon, sa GCASH. Maraming nagbibigay, Panginoon, sa BPI. Maraming nagwo-walk in pa din, Panginoon, for those who are giving their tithes and offering. Lord, ang sabi dun sa verse, you are going to open the windows of heaven. You're going to open the windows of heaven para magdire-diretso ang blessings namin. Bless those, please, with all humility, Father God. Lord, bless those people who are giving their tithes and offering, Panginoon, sa storehouse nila. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, nabanggit ko yung GCash, nabanggit ko yung BPI. O, ito, lalabas yung GCash, ha? Lalabas yung GCash. Ito po ang GCash natin. O, yan po yung GCash. Ito po ang BPI. Oh, yan po ang BPI natin. Tapos walk-in. Sa walk-in na lang kayo. Doon kayo susulat na lang. The point is, ang maganda doon, sumusunod tayo sa salita ng Panginoon. Give your tithes, offering sa storehouse. What is the name of your storehouse? Calvary Foursquare Church. Tapos ano ang promise ng Panginoon? Then I'm going to open the windows of heaven para mabless tayo. Para wala na raw space tayo sa bakpapalang yun. The Lord bless us. The Lord bless Calvary Foursquare Church. Sige po. Bye-bye.